Andito na nga pala kami sa Lahore Airport and today ang flight namin papuntang back to UK and ayan, makikita naman ninyo yung board ng departures. Diyan namin makikita yung mga timing at airlines namin kung saan kaming gate. Eh ngayon nakapasok na kami. Natapos na rin kami sa security check. Matindi yung kanilang pag-check sa mga suitcases. Yung iba, inopen nila yung mga suitcases ng mga ibang mga pasahero. At kami naman, dire-diretso yung mga suitcases namin. Hindi na nila inopen. Tatlong beses na iscan yung mga bagahe namin. At bukod doon, chinek kami and kinakapkapan kami. So, ayan, tapos na rin yung aming security check at andito na kami sa loob. Mag-aantay na lang kami ng tawag. At ngayon is yung vacation namin is over. So, ayan, ready na yung mga passport namin, yung mga ticket namin. So, dito kami, nag-aantay kami na para tawagin kami yung papasok na sa aeroplano at yun, i-check na yung ticket namin. So, ayan, bago tayo pumasok, magsi-selfie-selfie muna tayo at kumukuha rin ako ng video para naman makita ninyo kung paano kami nag-travel papuntang UK. So, ayan, nandito na kami sa loob at ready na kami. At ayan, paalam na Pakistan. At hindi na rin ako nagpalit ng aking sandal. So, eto na yung sinuot ko. Dahil nga mainit nga, hindi ko na pinalitan ng flat shoe. So, ayan, paalis na kami sa Lahore. At manilis namin yung Pakistan, yung aming bakasyon sa Pakistan. And eto nga is talagang finally, it's over na talaga yung bakasyon. Kaya, balik UK na tayo. And, ayan, kulang pa rin yung 3 weeks na pagbabakasyon sa Pakistan. So, paalam na sa Pakistan. At, see you next year, inshallah. Na sana makapagbakasyon tayo by next year. Talagang, grabe ang, na-enjoy talaga namin yung aming bakasyon. So, ayan, ito na yung pinaka malungkot na, you know, day para sa amin dahil nga babalik na kami sa UK and alam naman ninyo, madami kaming mamimiss dito sa Pakistan, yung weather nila, and yung pagkain, especially yung pagkain talagang fresh, yun ang gusto namin at talagang na-enjoy namin itong bakasyon namin. Hindi namin makakalimutan sana sa next year, ganito pa rin. At yung bang feel mo yung pagbakasyon mo na parang umuwi ka na rin sa Pilipinas. At hindi naman sila malayo. Ang pagkakaiba lang nila yung pagsasalita nila. Pero sa lahat, yung mga pagkain nila parang Pilipinas din. Kaya mamimiss ko talaga yung Pakistan. Ngayon na pauwi na kami sa UK, ito ang iniisip ko na naman yung weather dahil nga, yun nga malamig yun sa UK. And dito, diba ang weather parang sa Pilipinas, kaya ito talaga mamimiss natin. So, ayan, papasok na kami sa aeroplano at yung bang ang nafe-feel ko ngayon is talagang parang nakakalungkot na iiwanan mo uli yung Pakistan at diba sanay ka na rin na umuwi sa Pakistan at yung bang yung holiday mo is over na talaga at babalik ka na sa UK. At alam naman ninyo ang buhay sa UK na napaka-busy ang mga tao doon at babalik na rin tayo sa trabaho and ayan, at least nakapagpahinga kami ni Mr. Ko at 3 weeks okay na yon, at least nakapagpahinga yung katawan namin at yung bang, di ba, pagbalik mo sa trabaho, full of energy ka na. So, yung 3 weeks na yun, talagang pinagpahinga talaga namin dahil nga, eto, babalik na sa UK at busy na naman. Eto na, paalis na kami sa Pakistan at ayan, mag-take off na yung aming airplane and eto na. At napakalungkot na iiwan mo na naman yung Pakistan at matagal-tagal na naman ang balik namin. Kaya parang feeling mo na napakasad, diba? Dahil nga aalis ka na sa Pakistan. At babalik na naman tayo sa malamig na
weather sa UK, kaya na-enjoy talaga namin yung weather dito sa Pakistan. Eh, sa UK naman, ang lamig-lamig at nag-uulan pa yata doon sa kanila. So, ayan, mabilisan lang yung ating kuha ng video at eto, nag-landing na tayo pagkatapos natin na nag-take off ay nag-landing na. Eto na, nandito na kami sa London Heathrow Airport at makikita naman ninyo yung weather, umuulan. Ang bilis ng flight namin. So, ayan, 8 hours flight lang naman ito. Dire-diretso yung flight namin, direct flight. Ayan, palabas na kami ng airplane at ang daming nakapila sa harap at si Mr. nangangalabit na sabi humarap daw sa camera. Siya yung nagbibideo sa akin. So sabi ko, gandaan mo naman yung pagbibideo mo dahil hindi na siya sanay mag-video-video. So hindi siya sumasali sa vlog ko. Kaya ayan, sabi ko, kunan mo na lang ako ng video habang naglalakad ako. At okay naman sa kanya kahit na nagbibideo siya sa akin. So ayan. Napaka-supportive naman ni Mr. pagka nagba-vlog ako. Kahit na hindi siya sumasali sa vlog ko, okay lang yan. Kasi nga, yung isa, ayun yung nahihiya siya. So, okay lang. Ayan, kukunan lang natin yung video, yung ating sinakyan na aeroplano. At ang airplane na to ay hindi na rin sila magtatagal na mag-travel papuntang Pakistan, na magda-direct flight, mag-ibang routes na sila, So, ang di namin alam kung mayroon pang direct flight ngayon by next year. Inaabangan din namin yung mga latest updates ng mga flight papuntang Pakistan na direct flight, kasi hindi na nga ito sila mag travel papuntang Pakistan ng direct flight, so iba ng airplane. So hindi namin alam kung ano na ang pupunta doon sa Pakistan na direct flight, dahil mabilis lang yung 8 hours flight pag direct flight ka, aalis ka ng umaga doon sa Pakistan and darating ka rin sa UK na mga evening na, depende na lang kung madelay yung flight. So, talaga mabilis lang yung 8 hours. At eto, andito na kami sa pag-claim ng bagay namin. At matagal nga lang lumabas yung mga baggage namin. Siguro nag-antay kami ng mga 10 minutes dito. Dahil nga hindi pa lumalabas yung mga baggage. So, ayan. Hanapin pa namin yung bagay namin. And ayan, tapos na kami. Nakuha na namin. At palabas na rin kami ng airport. Malis na rin kami doon sa immigration. Tapos na rin ang immigration namin. Dahil madali lang naman dito sa UK. Kasi yung computer na ang nag-check ng passport namin. So, mabilis lang talaga. And finally, palabas na kami ng airport at pupunta na rin kami sa sasakyan namin. At andito na nga sa sasakyan at umulan nga pala dito sa UK. At ito nga yung weather dito sa amin. Malamig, umulan, kaya...